Hey, what's up guys? In this video ay ipapakita ko sa inyo yung promo or holiday promo po ng Binance. At dito guys, magwi-withdraw po tayo dito sa ating Binance account. And guys, ituturo ko sa inyo yung na-discover ko na strategy sa futures trading. So isishare ko lang yun guys, baka gusto nyo lang. And meron po tayong mga Facebook group na may mga VIP, merong free at meron ding may bayad. Ipapakita ko rin sa inyo, baka interested po kayo. At para kumita rin po kayo, lalong-lalo po sa inyong Binance account. Ngayon, kung wala pa kayong account sa Binance account, tuturuan ko na rin kayo paano mag-create ng inyong Binance account dito po sa Binance. So, if you're interested na malaman kung ano yung mga laman ng video na to, panoorin nyo yung video hanggang sa dulo at ituturo ko sa inyo yung mga gagawin nyo at yung mismong mga updates or news dito po sa Binance. Living life, everyday, late at night, not okay, all I want, and I pray. Hi guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng pera sa online, tutorials, motivation, trading, at saka investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago akong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung i-hit nyo na po yung like at i-share nyo rin sa mga kilala nyo na gusto rin kumita ng pera sa online. So, wag na nating patagalin guys. Let's go! Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa ating Binance account. So, ito po yung pinaka-Binance account ko up to date ngayon. So, kung ano yung date ngayon, ito na yung 14 na po yun, December 14 na po yun. So, nakikita nyo, meron tayong laman yung ating Binance account, which is ito yun. Okay, ngayon ay ituturo ko sa inyo, una, paano kayo mag-create ng account? So, baka tinatanong nyo, Mark, paano ba ako mag-create kasi dyan sa Binance account? So, madali lang naman. Okay, so, para hindi tayo tumagal, meron na tayong video tutorials, how to create Binance account. Step-by-step tutorial meron ako dyan. Hanapin nyo na lang by Pinoy Influencer sa Binance. Binance Tagalog tutorial o how to create account meron ako nyan. So, step-by-step yon using phone, dalawa yon at saka using PC or your laptop. Pwede po yan. Ngayon, ang next na gagawin nyo is pwede po kayong mag-verify. Paano ba mag-verify? The same, meron din ako doon. Pero nandito lang yung verification. Dito po sa identification. Magpasa po kayo ng inyong valid ID at lagay nyo lang po yung mga address nyo. Safe po yan. Ang Binance po is the number one exchanger po sa buong mundo. And this is the biggest na exchanger sa pagdating sa cryptocurrency. Okay? So sana na-convince ko na kayo na maganda po yung Binance. And the good thing guys, ngayon meron pong campaign. May campaign po ang Binance which is yung pangalan nila is, ang campaign po is Christmas Referral Campaign Invite to Trade. Yan po yung campaign ng Binance. Okay, so ano ba yung meron sa campaign nila? For a limited time only, you can get 5 VUSD for you and each friend. So meron kang, diba, ikaw makaka-receive ka ng $5 and yung friend mo hanggang 20 which is one time bonus. When you hit certain milestone, marereceive nyo po yun. Okay, 5 VUSD per friend. So, ang kailangan lang is, ito yung step na gagawin nyo. Enroll your Binance UID to participate in this promotion. Only successful referrals after your enrollment will be eligible. So, ilalagay ko yung link nito. Ito mismong campaign na to, ilalagay ko dyan sa description para magawa nyo yan. Copy your referral link. You can visit. Saan ba yung referral link nyo? Nandito yon. Makikita nyo yung referral link nyo dito. Ayan, click nyo to. And then, hanapin nyo po yung referral link nyo lang dyan. Yun, yun, nandun yung referral natin. So, dito sa referral, kukunin nyo yung link na yon, papasa nyo dito. Okay, so, redeem your price if any. BUSD vouchers will be dispatched within 7 to 14 days after the campaign hits. Ito ay exclusive lang guys sa mga followers natin, sa mga viewers natin. Sa atin lang to. Exclusive para sa inyong mga viewers ko. Okay, so ilalagay nyo lang yung email address nyo, yung country of residence, syempre Philippines, and then what is your Binance UID? San ba yun? Dito yun, makikita nyo yung Binance UID nyo. Ito yung ganito. Ayan. Ito yung pinaka Binance UID nyo. Yun ilalagay nyo dito sa campaign. Okay, yung email address na ginamit nyo, dyan, yan din yung ilalagay nyo. Okay, then click nyo lang yung submit para ma-submit nyo po yun para pwede po yung additional na pera nyo. Okay, libre na yan guys, ha? Bonus nyo yan sa amin. Okay? So ngayon, meron akong ipinakita dito na meron akong ginawa, which is dito po sa derivatives, na maganda po yung result.
Okay, so papakita ko sa inyo. So yung result ko dito is maganda yung result ng ginawa ko kasi parang malayo siya sa liquidation. So ang ginawa ko ay mababa lang po yung leverage. So yun na yung na-discover ko. May nagtanong kasi yung previous video ko, ano yung na-discover mo? Yun nga yung na-discover ko. Mababa yung leverage na ilalagay mo and po pwede na po kayong mas malayo po yung chance na ma-liquidate. Yun yung na-discover ko. Kasi yung iba, saan yung na-discover? Yun na nga eh. Yun na yung na-discover ko. Tatanungin kung nasaan daw yung na-discover ko. So yun na yung na-discover ko. Kailangan mo lang, syempre mababa yung liquidation. Or mababa yung leverage. Kasi yung iba, 100x, 125x, mabilis po yung liquidation noon. Okay, so, pero yung ginawa ko is malayo, 5x lang at saka 10x. At syempre, malayo din po sa, tapos ginawa ko margin. Okay, so, pag sinabing margin, or cross pala, cross margin. Okay, so, ibig sabihin ng cross margin, yung remaining na balance ko na hindi ko itrinade is, okay, kasama yon. Kasi pag isolated, kung ano lang yung trade mo, yun ay pwedeng maliquidate. No? So, yun yung ginawa natin. So, at ang ginawa ko lang na itrinade ko is yung marami po yung user. Walang iba guys, kundi yung Bitcoin and then Ethereum. Yun lang. Yun lang yung ginawa ko. And then, pag-aralan nyo rin kung paano gamitin din to. Kasi baka tatanungin mo, paano ba mag-trade sa futures? Yun. And the good thing guys, meron na rin po tayong GC. Okay? Meron tayong group chat or meron tayong Telegram or Discord. Ilalagay ko din dyan yung link para maka-access po kayo. And merong mga free na binibigay minsan na signal. Okay? At meron ding VIP. If you want to join sa VIP, meron silang VIP program. Para sa may bayad yon. Pag sinabing VIP, may bayad yon. Pero pag sinabing free, yan, syempre, free. Pwede nyong sabayan yung kanilang pagtitrade. Okay? So, updated yon mga yon. So, dito sa baba, makikita natin, may mga pan tayo dito. And so guys, so yun na, meron na rin tayong tutorials dito ha, paano nyo gamitin yung Binance Futures. Type nyo lang Binance Futures, gamit po yung cellphone or gamit po yung PC. May tutorial tayo, exclusive lang dito sa Binance Futures. Okay, may tutorial na tayo dyan. Panoorin nyo po yung mga yon, yung mga videos ko na yon. Hanapin nyo, marami po yung makikita nyo dito. Click nyo lang dito, types nyo lang po yung Binance, okay, tutorial, Futures. Pero... okay, futures trading for beginners. Yan, makikita nyo yan dito at makikita nyo yung aking mga tutorials dito. Pwede nyo pong hanapin and maituturo na sa inyo kung paano gamitin yung mga gamit nito. Okay, so meron tayo yan. So hanapin nyo lang by Pinoy Influencer. So step by step yung pagtuturo ko dyan guys. Okay, hanapin natin. Yun, ito. Okay, so step by step. Yung pagtuturo ko dyan para madali nyo maintindihan, para madali nyo sundan. Hindi ako nagbibigay muna ng tip dyan kasi kulang, kung kulang, at saka ang trading kasi is continuous learning dapat. Hindi yung natutunan mo ngayon, ito na yun, hindi. Ito dapat ay kailangan continuous. Okay, may mga effective ngayon, baka tomorrow hindi na. So, kailangan continuous yung pinag-aaralan yung Binance Futures or yung trading. Okay, yan yung aking maituturo sa inyo. So, hindi ako nagbibigay ng dapat ito yung gawin mo. Hindi. Kasi ituturo ko lang sa inyo kung ano yung gagawin nyo na para matutunan nyo yan. Okay? So, balik tayo dito. Ngayon, nandito na tayo sa ating account. Okay. So, sabi ko kanina, ay mag-withdraw ako dito para makita nyo yung actual withdrawal. Nagkakaroon kasi ng problema ngayon. Kasi dahil sa, yun nga, yung issue doon sa FTX, yung isang exchanger na nagkaroon ng problema. Ang problema doon, guys, hindi yung exchanger. Ang problema doon, yung may-ari, at yung mga partners nila sa isang third party. Okay, nagkaroon sila ng access doon sa kanilang account, kaya nagkaroon ng problema. Pero hindi yung exchanger. So, huwag nyong idamay si Binance kung may problema doon sa iba. The same, walang problema po dito sa Binance kasi hindi naman sila katulad noon. At saka ibang-iba po si Binance compared doon si FTX. At manood kayo sa mga news kung ano yung problema at para hindi kayo kabahan. Yung iba kasi kinakabahan na mawala yung account nila. Okay, kasi nga, yun nga, dahil may issue dun sa ibang mga exchanger. Kung may issue yung ibang exchangers, walang problema. Okay. So, ngayon, nandito tayo sa aking account at mag-withdraw tayo. Paano ba ako mag-withdraw? Okay, punta lang tayo dito sa wallet. Yan. So, transfer muna natin yung pera natin na i-withdraw. So, mag-withdraw tayo ng 150K or 150,000. Yan. So, click lang natin to. So, dito tayo sa Fiat and Spot. From Fiat and Spot kasi, transfer lang natin para makita nyo paano ba maging cash yung ating pera. Okay? So, from Fiat and Spot, and dadalhin lang natin dito sa
ating funding para maging P2P. Ang ginagawa natin para mag-encash pala sa Binance is yung P2P o yung peer-to-peer. Wala na pong additional fees yun. Yun ang maganda naman dito po sa Binance. So, ngayon, tatransfer lang natin from fiat and spot, dalhin lang natin sa funding para mailagay dun sa P2P. Yun po yung requirement. So, click lang natin to. Ayan, dito sa cross margin, click lang natin yan. And funding, dadalhin natin yon. And palitan natin itong BUSD ng USDT or yung USD Tether. Yan kasi yung pinaka maganda na ipalit. Kasi stable siya, huwag yung crypto. Kasi kung crypto yung ipapalit natin. So, nandito na tayo sa ating mismong P2P. So, dito pwede kayong bumili ng cryptocurrency na okay? And dito pwede rin kayong mag-sell na wala na pong fee. At ito po ay peer-to-peer na, meaning itong mga taong to, pwede natin kami mag-transact at third party or escrow lang si Binance. Pag sinabing escrow, siya ay mag-hold ng aming ng USDT muna, tsaka niya i-re-release pag nabayaran na. True proof. May proof ka na, or automatic na yan, mababayaran dun, or mawawala yung kanilang USDT, or isesend sa'yo, okay, sa account nyo, ganun lang kadali. So, ngayon dito, ang gagawin natin is sell na. Okay, so, syempre, ibebenta na natin, kasi yung crypto natin, okay, so, gusto natin maging cash. So, GCash muna yung gagamitin natin, so, yan. So, ito maganda, dapat i-check nyo yung completion, 100% dapat, at, or 95% pataas. Ito, pwede rin. Okay, so ngayon, sesell ko lang siya. So, makikita nyo yung payment, GCash, dapat na i-provide nyo yung GCash, hindi ko kasi pwedeng ipakita, and ito, magka-cash out tayo ng 5,576, then click ko lang itong sell USDT. So, makikita nyo, okay, merong timer, yan, so pending, release crypto kapag ibinadala sa akin yung GCash, and then completed, ganun lang yung system. So, mag-withdraw tayo ng ang bili niya is 55.76 yung isang 1 USDT. Okay, ito yung pinaka-transactions natin. Makikita nyo dito. Okay, nandito yung parang mag-uusap kami. Ito yung pinaka-messages. Yan. Click mo yan. Ito yung parang chat. Okay, so. Okay, hello GCash, kindly send me. Okay, okay na yan. So, ganun natin yung ating payment. So, syempre, click lang natin yung payment receive. Ay, sakto naman, nakita ko na. And then, kailangan ko lang yung code. Okay, ganun lang yon guys. So, eto na yun, guys. So, na-release. Na-receive, pinakita niya sa akin yung in-screenshot niya yung proof na ipinadala niya sa akin GCash. And tinignan ko yung akin GCash. Nakabayaran na rin. So, nirelease ko na. You have released the USDT and the buyer will receive the USDT sold. So, dahil positive yung aming transaction, click ko lang yung positive para maganda po yung result. Para malaman din ng iba na maganda po yung feedback nitong trader na to or yung merchant na to. So, ganun lang guys. Okay, so, mamaya mag-withdraw na ako dito sa ating sa mas malaki naman. Guys, na-withdraw na natin yung 2,900. Ito yung last na withdraw ko, yung bank transfer na. So, 161,414. Yan yung ating na-withdraw ngayon. So, ngayon guys, pwede na kayo mag-create na account dito sa Binance para magamit nyo po yung Binance and meron po si referral campaign. So, para lang sa inyo to sa mga followers ko. So, if you want sana GC naman, ilalagay yung GC dyan, yung VIP at saka yung free para maka-access kayo dyan. So, thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.